Mga kamarchi, tayo ngayon ay mag-harvest ng mga talong. Ayan. Anong talong? Mag-harvest tayo ng malalaking talong. Oh, oh laki oh. Yum, yum, oh, yummy. So ngayon, itutour ko kayo sa aming farm. Tara! So ito mga kamarchi, oh. Laki. Ang dami niyang talong ngayon. Siyempre, at ito yung iba. Medyo na ano yun. Ayan, oh, laki. Haba. So, meron din tayo mga kalamansi. Ayan. Ayan. Maraming bunga. Hindi na umusan ng bunga. Napaka bait ng kalamansi na to dahil dire-diretso yung kanyang pamumunga. So ito naman yung duhat. Ay duhat, guyabano pala, sorry yan. Kasi ito yung ginraf natin na kalamansi. Galing siya doon. Yan. Meron na rin bunga. Tapos yung ating mga talong. Ating talong, ayan. Dami oh. Tapos ito mga sili pa. Okra, ating buko. Ay. So yung kinaganda lang ng may mga tanim sa bakuran o sa may maliit na farm na katulad nito is hindi na tayo bibili ng ating mga gulay. Gagamitin sa pangsahog, gagamitin sa kung gusto magpakbet o ano, hindi ka nabibili. Yun lang yung kinaganda. So ayan, meron tayong kalabasa, hinihintay lang natin siya lumaki ng lumaki. Tsaka ito, malaki na yung kamatis natin. Ayan. Tsaka ang ating sili, yung kinain ng kambing. Pero kahit pa paano, nabuhay naman siya. At tsaka ang ating okra. Ayan. Ito yung okra. Ayan, isang hilera din. Yun. Yun nga, kinaganda lang pag may mga tanim tayo. Siyempre, hindi na tayo bibili. Naka-menos tayo sa mga sahog, sa gulay. Ayan ang ating pechay. Yun. At siyempre, ang aking bagong tanim na... Wow! Meron na siyang bunga, oh. Pipino. Oh, di ba? Galing. Thank you. Ayan pa, ang dami pang bunga, oh. Oh. Yung mga kamark G, maganda magtanim kahit sa pasulang. Yung mga taga Manila dyan, pwedeng-pwede ka magtanim kahit sa paso. Next video, ipapakita ko sa inyo yung nakalagay sa paso para mainganyo kayong mga kamark di mga taga Manila dyan na pwede kahit sa paso lang. Ito ang laki oh. Mag-uulam kami ngayon ng piniritong talong o kaya torta. Lagyan mo na ng itlog. Ito naman ay siniguelas. Yan, sarap yan. Marami tayong bunga ng talong. Mamaya mag-harvest ako. Harvest tayo. Yan, daming talong. Ngayon pa oh. At ang ating buko. So yun, namatay yung tinanim ko dito na ano, na avocado, kinain kasi ng kambing. So yung kabuuan ng ating tanim. Yan, pag medyo lumaki na yan, gaganda na dyan. Ito, pipino. Yan. At saka ating kalabasa din. Yan, medyo bata ba, ilang days pa lang yan. Sili, dahil mahilig sa bahay ng sili yan. Gusto nila maraming sili.
at ang ating vitamins. Yan. Kawayan. Nakaka-relax yung pag narinig mo yung paglumahangin. O, oh, di ba? Daming langgam. Malaki yun. Hindi pa ako nakapaglinis eh. Naglilinis. Ito pa yung pinakamalaki. Ay, sarap po. Oh. Wow. So big. Sarap. Doon pa meron pa tayo. Yan ang marami natin sili. At saka yung ate pala, yung favorite kong ampalaya. Ayan. Lalaki na sila. Ay, may insekto. Ayan. Tingnan natin. Tsaka sitaw, ayan. Namumunga na siya, oh. Yung sitaw. At ang ating mga sili. Ayan, nag-harvest na ako ng mga sili. Pangatlong bunga na nila yan. At saka yung bago natin tanim na talong. Maganda kung meron kang ganyan malalaki, tapos magtanim ka na ng bago para pag namatay siya meron ka kaagad kapalit. Yan. Tapos ang ating papaya. Yan. Meron na rin. Marami sila kaso ituloy namumunga. Tsaka yan. Siya lang yung babae. Puro lalaki. Tama ba? Tsaka ang ating bayabas. Yan. Ang ating hilerang bayabas. Yan. Doon hanggang sa unahan. Dami oh. Daming bunga niyan. Yan. Siyempre ating kamyas. Sana masarap yung kamyas sa ano. Sa sinigang na kamyas. Sarap. Yum yum. Masim. Ang ating lumang bomba. Dati. Di bomba palang dinidiligan ko lahat yan dati. Puro bomba lang. Dati wala pang nawasa. Ito ang gamit ko. Dinidiligan ko lahat yan. Yan. Hanggang dun. Tsaka yung mga yan. Tsaka syempre yung mga saging. Gumagana pa rin to. Yan. May tubig pa rin. Bali, pag na wala lang ng supply ng nawasa, ito ginagamit namin. Yan. May mga saging. Bagong ano. Ating saging. Hindi pa ako nakapaglinis kasi nabisi sa bahay. Bali, set ko siya baka bukas. Ayan, Monday. Ati Kuya Bano. Nabali yata. Bali. Tulin na natin para. Siyempre ating duyan. Siyempre ang aking jowa. Hindi mawawala. Yun lang. So, magtatanim-tanim pa ako para marami tayong ma-harvest. So, ayun, mag-harvest muna ako ng talong mga kamarchi. Wait lang. Okay lang. Mag-harvest tayo ngayon. Okay siya.
ganito lang ako every day. Umaga nagpupunta kami dito sa farm para magdilig tsaka magpakain ng alaga. Tapos tuwing hapon din, ating alagang halaman. Siyempre kailangan din nila na pagmamahal at oras para sa tamang panahon, sa tamang pag-harvest. Mabibigyan din tayo ng magandang bunga. Diba? May mga buhay din ang mga halaman. Kailangan din sila bigyan ng pagmamahal. Ang ating pipino, okra, sile, at saka kamatis. Ayun, yung doon sa ano ay ang pipay, ang tamang hindi ko alam, nakalimutan ko. Tsaka ang ating kalabasa. Ayan, dyan may okra din dyan. Okra tsaka sili, pepino, kamuting kahoy, buko, alatiris, ayan. Tsaka yung mangga. Doon sa kabila yung ating tinanim, hindi ko pa nadiligan. Diligan natin. Tuwa sila pag nadidiligan. At tignan mo, hindi sila nagsasawang mamunga ng mamunga. Oh, thank you. At syempre, kailangan din natin sila bigyan ng vitamins. Syempre, tayo nga kailangan din ng vitamins. Syempre, sila din. Binibigyan ko sila ng fertilizer every 1 week, every Monday, nagbibigay ako ng fertilizer sa kanila. Sa kanila lahat. Para maganda yung ano nila. Ito na, maliit-liit pa ako namumulaklak. So, yun lang mga kamarchi. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Mua-mua chup-chup.